Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Anim na rehiyon na hinagupit po ng Bagyong Odette ang isinailalim ni Pangulong Duterte sa State of Calamity. Nangangamba naman ang Pangulo na paubos na ang pondo ng Pilipinas lalo't may banta pa rin ng COVID. Balitang hatid ni Darling Kai. Pinirmahan ni Pangulong Duterte ang proklamasyon na nagdedeklara ng State of Calamity sa Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Northern Mindanao at Caraga sa kanyang Talk to the People kagabi. The State of Calamity will hasten the rescue and relief and rehabilitation efforts. This will also be an effective mechanism to control the prices of goods. Inutusan niya rin ang mga lokal na opisyal sa mga apektadong lugar na gamitin na ang natitira nilang calamity fund. Maglalabas din daw siya ng pondo mula mismo sa kanyang opisina para sa mga nasalanta ng bagyo. What I can promise you is that I said on or before Friday, the money will be downloaded. Hindi ito yung contingent fund, hindi ito calamity. This is the money na kukuha ko from my office. Ngayong araw, ipagpapatuloy daw ng Pangulo ang pag-iikot sa iba't ibang lugar na nasalanta ng bagyo, partikular sa Mindanao. Pero nangangamba siya sa nauubos na raw na pondo ng Pilipinas, lalo na kung magkaroon muli ng pagsipa ng kaso ng COVID-19 bunsod ng Omicron variant. Let me be frank to the public, depleted na yung pera talaga ng Pilipinas. Even coping up with the growing expenses for the typhoon victims. Sabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III, kampante siyang malalagpasan ng bansa ang banta ng Omicron variant basta mahigpit na ipatupad ang health protocols at ipagpatuloy ang pagbabakuna kontra COVID. Malaking bagay din daw na pinaikli na ang pagitan ng second dose at booster shot ng COVID vaccine. Pinirmahan na ng FDA ang panibagong amendment doon po sa emergency use authorization ng mga bakuna, Mr. President, yung 6-month interval between the second dose and the booster dose, pinaiksi na po ito for 3 months na lang. Dagdag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., sapat ang supply ng bakuna hanggang gitang bahagi ng 2022. I believe we can prevent Omicron from us. If we really massively vaccinate particularly yung mga A2 and A3 with our boosters based on sa revelations ng Israel na nung sila po ay inatake po ng nagkaroon ng maraming major breakthrough ang nakasalba po sa kanila yung boosters. We will recommend niyan yung buong NCR at saka po yung mga centers na nabakunahan ng mga una ng March, April, May, June, July. Kailangan mo po na mapabooster na po sila. So, kailangan po 3 months or 4 months na pagpupulis na para at least yung maminimize po natin yung tatawag nating breakthrough. At bagamat niluwagan na ang pulisiya sa pagsusuot ng face shield, kung si Pangulong Duterte raw ang tatanungin, mas maigi pa rin daw na magsuot nito. Kaya yung talagang gusto ni kayo matamaan, huwag ninyong itapon yung shield. Continue using it. Darlene Kai, GMA News. Paralisyado pa rin ang kabuhayan ng ilan nating kababayan sa Surigao City. Bukod po sa pagkain, ang kailangan nila ay gasolina. May ulat on the spot si JP Soriano. JP? Connie, inilagay na nga under state of calamity ang Surigao City. Dito yan sa probinsya ng Surigao del Norte Province. At hanggang isang linggo nga matapos ngang humagupit ang Super Typhoon Odette sa probinsya, kitang-kita pa rin ang mga winasak na istruktura ng bagyo. Halimbawa, sa ating pag-iikot, mula sa mga nagtumbahang poste ng kuryenteng nakaharang pa rin hanggang ngayon, hanggang sa mga establishments na tinangay ang mga bubong o winasak ng mga karatula. Marami pa rin mga saradong negosyo sa Surigao City gaya ng mga grocery at malls. Ang Surigao City Connie at ang Surigao City Public Market tuklap na nga ang bubong. Sinisikap pa rin buhayin ngayon ng mga tindera, ng mga sari-sari store, ng pilit pa rin nagbubukas at nagbebenta ng pagkain. Wala pa rin supply ng kuryente at kulang pa rin ang supply ng pagkain at inuming tubig. Kaya mahalaga po ang supply ng gasolina dito na gamit ng mga genset. Pero sadyang kulang pa rin talaga ang supply ng gasolina. Marami rin na nagbabakas sakaling makapag
karga o makapagkarga ng gasolina kahit sa mga container lang. Ang good news, Connie, bumalik na ang signal ng telco ng Smart dito sa Surigao City ngayong araw. At, pero yung ibang mga telco companies, we have yet to see kung talagang ito'y babalik na ngayong araw. Maraming residente ng Siargao ang naghahanap ng mga masasakyang vessel para makauwi at makita ang kanilang mga anak na hanggang ngayon ay hindi pa rin makontak. Sila ay nagnanais na pumunta ron sa Siargao gaya ni Michelle na isang linggo nang hindi makontak ang magulang at mga kapatid sa Siargao na bahagi rin ng Surigao del Norte. Pakinggan po natin yung kanyang panalangin at pahayag. Sana safe lang yung pamilya ko doon, na okay lang sila. Kahit man ano, yung bahay namin kahit wala, basta yung pamilya namin kumpleto pa din. So kung titignan mo yung buong probinsya sa pag-iikot natin dito sa Surigao City, hindi mo pa rin masasabi, makikita mo na yung sense of normalcy, talagang tumba pa rin ang maraming mga establishments dito, walang kuryente at talagang pahirapan ng komunikasyon. Talagang magandang balita nga lang talaga at nakabalik na ang signal ng isang telco ngayon at naiparating na ng mga kababayan natin sa kanila mga kaanak na nag-aalala sa kanila na sila ay ligtas at okay lang. At yan muna ang latest mula rito sa Surigao City. Balik muna sa iyo, Connie. JP, bagamat naintindihan natin yung bugso ng damdamin ng ilang mga kababayan natin na gustong makauwi, ano, particular doon sa mga tinamaan nga na grabe nitong bagyong Odette, ay hindi ito ina-advise, no, nung ilan sa mga nakausap din natin sa gobyerno, dahil unang-una, meron ba silang madadaanan, baka daw lalo pang maipit, baka makadagdag din sila doon sa kaguluhan diyan, JP. O yun nga rin yung payo ng ating ng government officials gaya ng iyong nabanggit, pero ang problema kasi, Connie, yung mga halimbawa hindi tong mga tiga Siargao na na-stuck dito sa Surigao, eh walang-wala rin naman talaga sila dito ngayon. At ang problema, hindi nila makontak yung kanilang pamilya doon sa Siargao o kaya Dinagat Island. Ito kasi yung access ko, ni papunta doon sa bahaging ito ng probinsya. Kailangan talaga, dahil hindi nila makontak through cellphone, eh kailangan nilang makita, malaman personally kung ligtas ba ang kanilang mga kaanak. So dahil walang means para malaman kung ligtas ang kanilang mga kaanak, eh talagang kailangan talaga nilang pumunta roon. At ang pag-asa talaga ng mga dito, ng mga tiga rito, talagang magkaroon na ng signal yung mga telcos doon sa Siargao at sa Dinagat Island para at least naman magkaroon na ng clarity kung kamusta na ang kanila mga mahal sa buhay. Connie. Pero yun nga, JP, paano yung pagpunta doon sa Siargao, halimbawa, gaano katagal ba? Paano yung magiging sitwasyon o senaryo? Para na rin sa kaalaman ng mga gustong pumunta doon, ano, at makita yung kanilang mga mahal sa buhay doon. Actually, Connie, simula kahapon dito sa port of Surigao City, eh nagkakaroon na po ng pinapayagan na ng Philippine Coast Guard na makabiyahe ang ilang mga fast craft, ang ilang mga Philippine Coast Guard vessel mismo para magdala po ng ating mga kababayan sa Siargao at makapag-vice versa, makapag-atid din dito. 1 hour to 2 hours ang biyahe mula kung magagaling dito sa Surigao, papunta na sa Siargao. Pero ang problema, ngayong araw, ay hindi nga makapaglayag ang ilang fast craft, ang ilang ferry boats at possible ngayon or bukas. So, kasi dahil hindi pa nga regular ang operation, marami nga po yung mga nagbabaka sakali na pumunta ron. So hindi natin ma-advise sa sila'y pumunta rito at mag-abang ng ferry or fast craft na sasakyan dahil nga kumbaga hindi inadequate pa yung mga supplies at opisina na nag-ooperate ngayon dito sa port ng Surigao. So lahat na nagpupunta rito, nagbabaka sakali at kagaya nga ng na-interview natin, nabigo siya. Pero umaasa pa rin siya nga may masakyang mga bangka na kasi maraming sa Siargao ngayon, yung mga ibang mga businessman doon ay nagkakaroon ng kumbaga bayanihan na parang trips para maisakay yung mga ibang mga residente. Connie. Maraming salamat sa yung update sa amin at ingat kayo dyan, JP Soriano. Posible raw magpaskong walang kuryente ang ilang lalawigan sa Visayas at Mindanao dahil sa tindi doon ng epekto sa transmission lines ng bagyong Odette. Balitang hatid ni Joseph Moro. Nagpila kami ng mga bati namin dito para lang magkasalok ng tubig. Sa rasyon umaasa ang mga taga Cebu City para makakuha ng tubig, sinatsaga ang mahabang pila. Hindi pa rin kasi naibabalik ang supply doon matapos manalasa ang bagyong Odette. Ang hirap-hirap talaga, pati sa pagkain, mahirap
natin, walang ayuda pagkatapos ng salanta ng bagyo. Ang ilan nakatira sa condominium sa swimming pool na nag-igib ng tubig. Daing naman ang mga residente sa ilang water refilling station, malaki rin daw ang isinipa ng presyo. Grab na lang kami ng opportunity na 200 pesos per gallon. Kwento ni Aling Mercy, dati raw ay 20 pesos lamang ang isang bote ng tubig, ngayon ay 60 pesos na. Sobrang mahal talaga. Panawagan nila sana raw mabantayan din ng gobyerno ang bentahan ng tubig sa lungsod. Bukod sa tubig, nagsitaasan din ang presyo ng pagkain at iba pa mga bilihin. Mahaba rin ang pila sa mga gasolinahan. Babala na Cebu City Mayor Michael Rama, ipasasara ang mga gasolinahang mahuhuli mag-overprice. Hamon din sa mga taga Cebu ang kawalan ng supply ng kuryente at ang linya ng komunikasyon, kaya umaasa sila sa mga libreng charging station gaya sa City Hall at sa labas ng opisina ng Land Transportation Office. Ganyan din halos ang sitwasyon sa marami pang lugar na napuruhan ng bagyong Odette, kalbaryong posibleng magtagal pa. Sinira kasi ng bagyong Odette ang mga transmission tower ng National Grid Corporation of the Philippines tulad dito sa Cebu at Bohol. Ang sabi ng National Electrification Administration at ang Department of Energy, magpapaskong walang kuryente ang mga taga Bohol, Dinagat, Siargao at Surigao del Norte. Kung ilalagay natin in terms of target, kailan magkakakuryente sa Siargao? Wala pa, hindi pa namin mabibigay. Ah, okay. So sama-sama yan, sir. Siargao, Dinagat, Bohol. Tama, sir, no? Yeah. Sabi ng NGCP, sa 95 transmission lines na tinamaan ng bagyo, 22 na lamang ang naghihintay na makumpuni. Target naman nilang maayos sa December 25 ang transmission line sa Caraga region kung saan naroon ang Siargao at Dinagat Islands. Pagdating sa petroleum products gaya ng gasolina, may sapat na supply pa namang tatagal pa ng 3 linggo ayon sa DOE. The challenge is how to bring the petroleum products to the end users, and that is why Director Rino Abad was focusing on arrangements with the Coast Guard, the Port Authorities, and focusing on the retail outlets. Ang Siargao, Surigao, Dinagat Islands din ang pinakanasira ang linya ng komunikasyon ayon sa DICT. Wala pang maibigay na petsa kung kailan ito maibabalik. Pansamantala, nagbibigay na sila ng mga satellite phones sa mga munisipyo. Maglalagay din ng mga free Wi-Fi sites at tawag centers. So yung tawag centers also equipped with a VSAT, a mobile cellular base station para pwede sila doon mag-aggregate, congregate sa mga lugar na yan. Makakapag-text, makakapag-tawag sila. Joseph Morong, GMA News. Kabilang po ang Palawan sa idineklarang nasa state of calamity na dahil sa epekto ng bagyong Odette. Hindi bababa sa 17 ang patay habang marami pa ang nawawala. Balitang hatid ni Mariz Umali. Halos wala nang natira sa mga bahay sa bahaging ito ng Puerto Princesa sa Palawan matapos daanan ng bagyong Odette noong Biyernes. Pinadapa rin ng bagyo ang maraming punot palayan sa lugar, pati ang bubong ng simbahan at ng covered court ng barangay natanggal. Sa lawak ng pinsala, isinailalim na sa state of calamity ang syudad at tinatayang 10 na ang namatay kabilang ang magkapatid na nalunod sa baha. Isang nawawala. Sa Rojas, 7 ang natagpuan habang 18 ang pinaghahanap pa. Bukod sa walang kuryente, tubig at signal, problema rin ang pagdadala ng supply ng gasolina at pagkain sa mga residenteng nasalanta dahil sa mga nasirang kalsada at tulay. Buong buhay ko, naaalala ko, ito na yung pinakamalakas na bagyo na na-experience ko dito sa Puerto Princesa. Pero ito talagang kakaiba, Ms. Maris, ano? Nung buong araw na yon, hindi kami tinantanan ng sobrang lakas na hangin. Hindi namin malaman kung saan ang gagaling na direksyon yung hangin na tumatama at umuugong, may tunog. Para makakuha ng cell signal, bumiyahe si June Fred ng 8 oras papuntang Rojas na ayon kay Palawan Governor Jose Alvarez, pinakamatinding na pinsala. Doon talaga ang sentro. Yung Yolanda, hindi na bubunot yung nyug. Nababali lang yung nyug sa Yolanda. Pero dito, nakita mo, ang daming nyug na pati yung mga ugat ng nyug na approach, tapos na tumba. Kala mo, ghost town ng pambihira. Kahapon, nagkalat na yero at kahoy at mga nagtumbahang puno at poste ng kuryente ang sumalubong sa bayan ng Rojas kung saan huling naglandfall ang bagyong Odette noong Biyernes. Sira ang maraming istruktura at kabuhayan. Gayun din ang maraming bahay na nawasak at halos hindi na mapapakinabangan. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay 4 at sa bayan ng San Vicente.
Sa Araceli, ikinuwento ng uploader na si Kirsten na nangangailangan ng matutuluyan, pagkain, tubig, hygiene kits at damit ang mga nasalanta. Halos bumagsak na rin ang school building ng Pag-asa Elementary School sa lakas ng pananalasa ng Bagyong Odette sa Kalayaan Island Group sa Palawan. Wasak din ang maraming bahay sa isla na karamihay gawa sa light materials. Nasira rin ang mga bangka. Malakas sir, malakas. Liparan lahat ng mga yero. May building na po doon yung evacuation center, kaso lang hindi sila masyadong safe doon. Basag-basag po yung salamin. Mga pagkain yan sir, yung kailangan ng mga tao dito sir. Kasi yung mga bigas, yung subsidy, nagkandabasag-basag. Panawagan ng mga taga-Palawan, sana raw maibalik na ang linya ng komunikasyon at kuryente. Yung half billion to rebuild that, kulang na kulang. Half kasi billion? Kasi ang tinamaan namin, it's approaching Christmas, tsaka lang dumaan ito. So malungkot talaga, malungkot ito. Mm-hmm. We need help. We Palawan really needs help. Lives are destroyed, so please help Palawan. Ang trahedyang kanilang sinapit nangyari ilang araw na lang bago pa magpasko. Sa kabila ng unos, ipinagpapasalamat daw nilang nakaligtas sila at magkakasama pa rin. Pero dahil sa tindi na sinapit, kumakatok sila ng tulong lalo na ng pagkain, tubig na maiinom, gamot, mga pako at iba pang materyales sa pagbuumuli ng kanilang mga tahanan. Maris Umali, GMA News. Tumataas po ang chance ng hindi na papasok sa Philippine Area of Responsibility ang binabantayang low pressure area sa Pacific Ocean. Huli pong namataan ng Pag-asa ang nasabing LPA sa 2,600 kilometers east-southeast ng Mindanao. Mababa rin po ang chance na itong maging bagyo. Sa ngayon, apektado ng Intertropical Convergence Zone ang Southern Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa halos buong Luzon at Mindanao. Magiging maayos naman ang lagay ng panahon sa Visayas at Palawan. Posible rin po ang ulan dito sa Metro Manila. Pagkain, tubig na maiinom at gamot ang ilan po sa mga panawagan ng mga nasalanta ng Bagyong Odette. Sa Misamis Oriental, isang lola ang nasawi matapos maanod sa tinatawid niyang spillway. Balitang hatid ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ganito kalakas ang pagragasa ng tubig sa spillway sa barangay Hinigdaan sa El Salvador City sa Misamis Oriental noong December 16 nang manalasa ang Bagyong Odette. Nang mga panahong iyon, sinubukang tumawid ng 75-anyos na si Loda Gaudiosa Estrada kasama ang apo na si Grace Ann. Pero natangay ang maglola ng malakas na agos ng tubig. Nakaligtas ang apo pero hindi pinalad ang lola. Ang palisod kaya naman ito, sir, lisod. Lisod kaya daw at tanog yung nanin yung sitwasyon. Bigla ba kayo siya na mo kiniya. Niya may pag- Nakahanda na ang lokal na pamalaan na tugunan ang mga problema sa lugar. Butangan na lang yun o dugang pang mga kwan, kanang sigala ni mga warning sign, o sabay diha, o sabay maayo na ito ihabutang para sa atong proteksyon sa atong mga tao. Nananatiling wala pa ding supply ng kuryente ang mga lugar sa Southern Negros Occidental. Pangunahing problema ng mga nasalanta ng bagyo ang pagkain, tubig na maiinom at gamot. Ang masaklap pa, ilan sa kanila ang mga nasa evacuation center pa din dahil nasira ang kanilang mga bahay. Ang mga bahay namin nasira at wala kaming bigas at pagkain. Inireklamo naman ng ilang residente sa Sipalay City ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kasama din sa mga hinaing nila ang matagal na power restoration, sitwasyon sa mga evacuation center at ang mga lugar na hindi pa nabibigyan ng tulong. Sana tulungan kami at bigyan ng mga damit. Wala na akong damit na magamit. Panawagan ko sa gobyerno na tulungan kami dahil nawalan kami ng mapagkakakitaan at mga tirahan. Cyril Chavez, GMA News. Nananawagan ng pagkain, krudo at construction materials ang ilang kababayan natin sa Bohol matapos hagupitin ng Bagyong Odette. Kwento pa ng ilang residente, halos abot bubong ang rumagasang daluyong doon. Balitang hatid ni Ian Cruz. Mula sa BRP Tubatahan ng Coast Guard, sumakay ng rubber boat ang mga opisyal ng Bohol sa pangunguna ni Governor Arthur Yap. Tinungo ang mga island barangay na hindi pa nahatiran ng tulong mula nang manalasa ang Bagyong Odette. Ang sinakay naming rubber boat may dalang gasolina para sa mga pump boat ng mga residente. Tila ginto ang touring nila nang i-unload namin ito. Ang sauna, 60. Nga karoon, 120 na.
Napakataas ng mga daluyong ang tumama dito sa isla ng Pandanon sa bayan ng Getafe. Kaya naman kung makikita natin, wasak ang mga bahay dito sa tabi ng dagat. Ang ipinagpapasalamat lamang ng mga residente, mabuti raw at walang nasawi sa kanila. Si Aling Jovelin, hirap tanggapin ang sinapit nila sa katatapos ng bagyo. Winasak ng mga dambuhalang alon ang lahat ng kanilang ari-arian, lalo na ang ginagamit nilang pump boat. Hindi ko maintindihan anong klase ng hangin kasi ang bilis na pangyayari. Ang alon ay parang lubi. Abot, wak, ang mga bato. Hirap ma-explain. Kwento naman ni Danilo, nasa bahay sila ng kanyang misis at binabantayan ang kanilang pump boat nang sumalpok ang malakas na alon. Natibag ang konkretong pader kaya nadaganan siya. Buti at nailigtas siya ng kanyang misis. So nadagan ng kapunong hollow block dyan? Oo. Natibag? Oo, natibag sir. Ang mga ngayoy walang wala, emosyonal ng manawagan. Nanawagan po ako sa mga kapatid ko sa Laguna, kay Mila Nicasio, sa Quiapo, si Roberta Marcelo. Buhay po kami dito. Huwag kayong mag-alala. Pero mga wasak na po ang mga bahay namin. Nanawagan po kami sa kapatid ko sa Maynila. Dahil ang mga hanap buhay namin dito na ubos na. Ang motorboat na panghanap buhay, manghuli ng isda, wala, wasak na. Mila, tata, tulungan mo kami sa Pandanon. Sana tulungan ninyo kami. Ate Michelle, tulungan mo kami kasi pati bigas, wala na kaming mabibili dito. Tubig. Sana po marinig nyo akong nanghingi ng tulong sa inyo. Ang higit 500 bahay sa isla, halos lahat sinira ng bagyong Odette. Doon sila nagkuan, kuan yung barong-barong kang singan ni. Trapal. Ako po ay nanawagan sa ating Presidente Duterte. Kami po ay talagang nangangailangan ng tulong sa mga senador at saka maaring tatakbo sa eleksyon. Ito na yung panahon at oras na maaaring yung gawa ng paraan para matulungan po kami, nangailangan ng tulong. Sa bayan ng Clarín, ipinaskil na ng mga residente sa tabing kalsada ang kanilang apila. Bukod sa pagkain, humihingi rin sila ng mga materyales para sa paggawa ng bahay. Hirap pagis pagkain lagi ba? Pangulam, kaya walang pera. Hindi kami maghanap buhay kaya ang dami pang mga kahoy na nagharang sa kalsada. Ilang sikat na destinasyon sa Clarín ang pinadapa ng bagyong Odette tulad ng Tontunan Heights na dinarayo dahil sa malamig nitong klima at view kung saan tanaw ang Karatig Bayan at ang Cebu. Napinsala rin ang Bungao Eco Park na wedding at camping destination. Sa bayan ng Inabanga, naglagay din ng placard sa gitna ng kalsada ang mga residenteng salat ngayon sa makakain. Ian Cruz, GMA News. Balik number 1 ang All I Want for Christmas Is You ni Mariah Carey sa Billboard Hot 100 at 2 Global Charts. Ayon sa Billboard, sa kabuuan, ito na ang ika-6th week na nag-number 1 sa Hot 100 ang Christmas Classic, pinakamahaba para sa isang holiday song. Extended din ang record niya bilang artist na may most weeks at number 1 sa Hot 100 chart na 85 weeks. Thankful naman si Mariah na binigyan ng congratulatory card ng kanyang mga anak. Nahulikam naman ang rumble ng mga lalaki sa Umingan, Pangasinan. Nagsuntukan, nagbugbugan at nagtatadyakan ang mga lalaking yan sa loob ng isang resto bar. Kahit may ilang umaawa at hindi pa rin sila nagpapapigil. Ayon po sa investigasyon, nag-ugat ang gulo dahil sa nawawalang 500 piso ng isang lalaki. Nang hindi humahanap ang pera ay nagbasag siya ng bote at tinamaan ng bubog ang isang grupo ng kalalakihan na nasa kabilang mesa. Parehong may pasa at sugat ang dalawang grupo ng kalalakihan na nakatakdang mag-usap sa barangay hall.
Mahigpit na ipinapapatupad naman ang curfew hours sa bayan ayon sa mga otoridad. Arestado ang isang lalaki sa Bulacan matapos umanong ikalat online ang mga masiselang larawan ng kanyang dating nobya. Kwento ng biktima, binablockmail umano siya ng suspect para makipagbalikan sa kanya. Kapalit nito, buburahin daw ng suspect ang mga masiselang larawang inupload niya sa social media. Nakipaghiwalay raw ang biktima sa suspect dahil sinasaktan siya nito. Aminado naman ang suspect sa kanyang ginawa at nakakulong na siya ngayon. 168 ang naitalang bagong COVID cases sa bansa. Sa datos po ng DOH kahapon, mahigit 9,000 ang active cases o nagpapagaling pa. Sa active cases naman, pinakamarami pa rin ang mild na nasa 3,289, 3,406 ang moderate, 1,804 ang severe, 508 ang asymptomatic, at 377 naman ang critical. Naibalik na po ang supply ng kuryente sa ilang lugar na hinagupit ng bagyong Odette. Sa panayam ng unang balita kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP spokesperson attorney Cynthia Alabanza, may ilang lugar na sa Surigao del Norte, Surigao del Sur, Leyte, Negros Islands at Samar na naibalik na ang kuryente. Na-restore na rin ang power line sa Antique, Iloilo, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Lanao del Norte na sandali lang nawala ng kuryente. Habang wala pa rin transmission services sa Bohol dahil malaki raw ang pinsalang dulot ng bagyong Odette roon. Halos 200 poste kasi ang tumumba at may 5 tore ang naapektuhan sa isla. Pero puspusan na rin ang ginagawa nilang power restoration. Dead on the spot ang isang motorcycle rider matapos pumailalim sa isang trailer truck sa Marikina. Base sa investigasyon, nawalan daw ng preno ang truck na may dalang backhoe. Bumangga ang truck sa motorsiklo at sa isa pang sasakyan. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na wala pang pahayag. Nagkukumahog ngayon ang mga naapektuhan ng bagyo sa Surigao City na makakuha ng pangunahing pangangailangan tulad po ng pagkain, tubig at gasolina. May ulat on the spot si Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril? Koni, napakahabang pila sa mga nagbebenta ng tubig, pagkain, construction materials at gamot, lalo na sa mga gasolinahan sa Surigao City, ang naranasan sa lungsod ilang araw matapos hagupitin ng bagyong Odette. Matapos ang dilubyong hatid ng pagtama ng bagyong Odette sa probinsya ng Surigao del Norte, patuloy ang kalbaryo ng mga Surigao noon habang pilit silang bumabangon mula sa kalamidad. Ang mga pantalan at terminal ay lubhang napinsala kaya pahirapan ang pagbiyahe patawid sa katabing isla. Sa dinagat sir gahapon ay biyahe na to sir Veronica to piin nilarga din sa karon. Wala kami impo sir kung nabiyahe niya karon. Sa bihira lang na special trip mula Dinagat Islands, swerteng nakasakay ang pamilya ni Tertuliano Abel kasama ang na-stroke na asawa patawid ng Surigao City. Umalis sila sa isla para makasama ang kanilang mga anak sa Surigao. Kamusta inyo ang sitwasyon dito? Asa amo, okay raman? Na may napatay dito, gamay raman sab. Sa mga pangunahing kalsada naman ng Surigao, kitang-kita ang mga natumbang poste, mga inilipad na materyales ng mga nasirang bahay at iba pang debris na humarang sa kalsada. Mahaba rin ang pila sa mga nagbebenta ng pagkain at tubig, pharmacy, hardware at gasolinahan na paubos na ang supply. As of karon ma'am, purot na jud ako stock ma'am. Na ako karoy krudo na lang nagpabili na ako pero na ako'y moabot unyang hapon. Kaya agad nagpalabas ng executive order si Governor Francisco Matugas para maaksyonan ng iba't ibang national line agencies na ma-regulate ang presyo ng mga bilihin sa Surigao del Norte. Koni, sa ngayon, puspusan ang relief efforts ng pamahalaan at ibang sektor, pribado at gobyerno man. Sa tala ng Surigao City LGU, nasa mahigit 170,000 Surigao noon pa ang kailangan ng tulong, lalo na't silang lahat ang apektado. Koni. Maraming salamat sa Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1, Mindanao. Huli sa akto ng mga otoridad ang pagbebenta ng isang Chinese national ng Cobra sa Binondo, Maynila. Balitang hatid ni John Consulta. Pagpasok pa lang sa tindahan na ito sa Binondo, Maynila, tumambad na sa mga tauhan ng NBI Environmental Crime Division at DNR ang 5 buhay na King Cobra na nakasilid sa mga sako. Na-monitor raw ng DNR ang muling pagdami ng illegal wildlife trade sa Metro Manila. Unlawful doon sa isang tao or entity
mag-possess ng mga wildlife or endangered animals. Kung wala kang permit, dapat may permit ka kasi dapat may financial at saka technical capability ka dyan. Otherwise, talagang delikado. It will take may huge risk dyan sa community natin. Eh, kung makawala yan. Arestado ang babaeng Chinese national na inabutan ng nagbebenta ng mga king cobra. Hindi siya nagbigay ng pahayag at dinala na sa NBI Detention Center. Itinuturing ng vulnerable o lumiliit na ang populasyon ng mga king cobra. Sabi pa ng NBI, lumakas daw ang bentahan ng mga exotic food sa gitna ng paglawag ng restrictions ngayong magpapasko. Ginagawa nilang delicacy na may exotic food. Ngayon, dito. Eh, siyempre matagal na rin silang naka-lockdown. Gusto na rin ulit nilang masubukan yung gusto nila dati, yun. Kaya ngayon, maraming mga unlawful persons ngayon na dati nag-trade ng wildlife. Ngayon, talaga nagde-deliver sila sa Maynila ngayon. Sasampa ng paglabag sa Wildlife Act ang inabutan ng titinda at may-ari ng stall. Inilagay na sa pangangalaga ng DNR ang mga nakuhang king cobra. John Consulta, GMA News. Isang hindi malilimutang experience para kay Kapuso Primetime Queen Maren Rivera ang pagpunta sa Israel para mag-judge sa 70th Miss Universe pageant. Bukod sa pagiging Miss U judge, ay natupad din ang dream ni Maria na makapunta ng Holy Land sa Jerusalem. Ito yung isa sa pinaka-highlight ng buhay ko na nabigyan ako ng pagkakataon. Tapos sa Israel pa, na nakapunta pa ako sa Jerusalem, sabi ko, wow Lord, salamat po talaga sa biyaya dahil sobra-sobra. Karangalan din daw na mapili siya at mapabilang sa all-women member ng selection committee na may iba't ibang achievements at tinitingala rin sa kani-kanilang bansa. Sobrang grateful ko na makasama yung mga ibang kasama kong judges na napaka down to earth, napaka humble na to the point na naging kaibigan ko sila. Isa sa naging ka-close ni Marian ang Bollywood superstar na si Urvashi Rautela. Sabi niya sa akin, can you teach me your dance steps? Sabi ko, what are you talking about? Sabi ko gano'n, you're sabay-sabay. So tawa ako ng tawa. So nung nasa stage kami, sabi niya, let's dance. Sabi ko, okay, let's dance na sabay-sabay tayo. Hindi rin daw biro ang naging trabaho niya roon bilang judge. Kaya lubos din ang pasasalamat niyan sa kanyang team. Lalo na sa mister na si Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes na all out ang suporta sa kanya. Pero sa kabila ng unforgettable Miss U experience, na-miss daw ni Marian ang kanyang mga anak. Kaya ibang klaseng saya rin ang kanyang naramdaman nang sorpresahin ang mga anak na sina Zia at Sixto sa kanilang pag-uwi. Pagka-surprise, sigaw na sigaw si Zia, Mom! Mom! You're here! You're here! So parang feeling nga, is this a dream? Gumagana si Zia. So nakakatawa din, finally nakauwi na talaga ako. Aubrey Carampel, GMA News. Dama na po ang papalapit na Pasko sa Divisoria sa Maynila at may ulat on the spot mula po roon si Maris Umali. Maris? Connie, tatlong araw bago magpasko, heto at talaga namang ramdam na ramdam na ang Christmas rush dito sa Divisoria. At makikita nyo nga po, talaga namang siksikan yung mga tao rito, no? Dati naman na talagang siksikan dito sa mga tindahan sa may Recto, particular dito sa Recto Ilaya, sa Divisoria. Pero ngayon, dama pang lalo ang pagkukumahog ng mga naghahabol ng panregalo sa Pasko. Siyempre, rito hindi ka mabibigo dahil kahit anong hanapin mo, naririto. May mga damit, laruan, kasangkapan sa bahay, mga pagkain at kung ano-ano pa. May ilang mga panindan nagtaas pero karamihan ay gaya pa rin daw ng dati. Depende na sa bangis ninyong tumawad para makamura pa kayong lalo sa mga bibilhin ninyo. Dahil ayon naman sa mga nagtitinda, pwedeng tumawad. Yun nga lang, kailangan isaalang-alang pa rin ang kalusugan dahil kahit anong paalala ng mga otoridad ng social distancing ay tila walang naririnig ang mga tao at kung magsiksikan ay tila walang pandemya. Marami rin mga batang kasama sa mga pamimili. Paalala po ng mga otoridad, nariyan pa rin ang banta ng COVID at meron pang Omicron variant, kaya kung talagang dito sa Divisoria gusto mamili, gumawa na ng listahan para mas maging mabilis at praktikal ang pananatili sa mga tindahan dito. Siyempre, ingatang mabuti yung pera para siguradong sa mga panregalo mapupunta at hindi sa mga mananamantala. So, Connie, kitang-kita nyo naman yung talagang tindi ng siksikan dito. Ang paalala, gaya ng binanggit natin kanina, gumawa kayo ng listahan kung talagang gusto nyo dito bumili,
isulat nyo na kung ano yung mga pamimilihin ninyo para mas maging practical at efficient yung inyo pong pamimili rito sa Divisoria. Yan muna ang latest situation dito sa Divisoria. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Matinding pinsala ang tinamo ng mga nakatira sa Pag-asa Island dulot ng Bagyong Odette. Sa pag-iikot ng Philippine Coast Guard, kitang-kita ang laki ng pinsala sa lugar mula sa mga nagkawasak-wasak na mga bahay, mga nabuwal na puno at naputol na linya ng kuryente. Nagsagawa ng disaster assessment doon para mabigyan ng tulong ang ating mga kababayan. Bumisita po ang Jimmy Capuso Foundation sa Poblasyon Sentro sa Clarín, Bohol. Sa ilalim po ng Operation Bayanihan, nagsagawa sila ng feeding program. Nasa 200 individual ang ating hinandugan ng mainit na sopas, tinapay at itlog. Patuloy pa rin po ang repacking ng relief goods ng Capuso Foundation sa bayan naman ng Tagbilaran para po sa iba pang nasalanta ng bagyo. Sa mga gustong tumulong, maaari pong magdeposito sa mga bank accounts ng GMA Capuso Foundation na nasa inyong mga screen. O kaya'y magpadala sa Cebuana Luwelier, pwede rin hong mag-online via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora, Megamart, Globe Rewards, Metrobank Credit Card at sa Lazada. Marami pong salamat sa inyong tulong, mga kapuso. Planong simula ng Israel o sa Israel ang pagtuturok ng ika-apat na dose ng COVID-19 vaccine sa mga medics at mga edad 60 taong pataas. Di bababa sa 4 na buwan dapat ang pagitan ng third dose at fourth dose. Kalaunan, pwede ring magpa-fourth dose ang mga immunodeficient. Umaasa ang Israel na makatutulong ang hakbang na ito para mapigilan ang pagkalat pa ng Omicron variant. Nitong Martes, nakapagtala na rin ng Israel ng unang Omicron case na namatay. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. 3 araw na lang po, Pasko na. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan naman po ni Rafi Tima, ako po si Chino Gaston. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.